Good morning, good afternoon, and good night. O kung anong oras nyo man to, pinakikinggan. Welcome dito sa Share Mo Lang Podcast. And before we start, be sure i-follow nyo yung podcast sa Spotify and please like our Facebook page na Share Mo Lang. At you can also check our YouTube channel na Share Mo Lang din yung pangalan. Pero don't worry, nasa description naman lahat ng links. And speaking of links, you can now support the podcast by checking my Lazada or Shopee affiliate link down below. And by doing that, di ka lang nakapag-shopping, nakap-support ka pa sa podcast. And like last time, bumili ako ng Tomie Manga ni Junji Ito sa Lazada. In-order ko siya ng, let's say, Monday. And holy cow, kinabukasan nandiyan na siya agad to the point na hindi ko alam saan ako kukuha na pambayad kasi hindi ko siya in-expect eh. I assume na mga 3 days, 4 days pero my God, 1 day? Imagine that! So, if ever na gusto mo bulin ng manga or kung ano man, i-search nyo lang sa Lazada. Then, sabi nga sa kanta ng Lazada, diba? Nasa Lazada yan. Anyway, let's proceed to the show. So sit back, relax, and enjoy the whole effing show. Boom! So, ayun, welcome to yet another episode ng Share Mo Lang Podcast. And, ayun, konting refresher lang. Kagaya nung nakaraan, nag-seek out ako sa Reddit ng mga potential guests and hindi ko in-expect na medyo na-overwhelm ako sa mga dami ng mga nag-seek out. So, yung guest ko for this episode, siya yung isa siya sa mga unang nag-chat sa akin kaya siya yung usap natin ngayon. So, i-welcome natin siya, huwag natin siya paghintayin. So, hello! Hello, how are you? Ayan, so far, kamusta naman ang ano mo? Pasok sa'yo ng New Year. Good. I mean, everything's okay. Maganda yung work, maganda yung ano, situation ngayon. So far, so good. Mm-hmm. Ayan, everyone's healthy. Kaya, happy. Ayan, ano lang, konting ano sa'yo, konting, kasi ako, kahit ako di ko personally, di kita gano'ng kilala at yung mga listeners natin, pwede ka magbigay ng kahit ano, konting ano lang. Or ikaw, kung gusto mo magpakilala ng maayos or... Ayan, sige. Okay. So, I'm Jack3096. Mm-hmm. Okay. Frequent editor. Lagi ako sa Reddit. Lagi ako tambay doon. So, occasionally, may kita mo sa Art Philippines. Mm-hmm. Okay. So, I'm actually an engineer by profession. So, most of the time, lagi ako sa site. But when I'm bored, lurker lang sa Reddit. Sometimes may kausap, sometimes hindi. So, I'm happy to be here. Yan. Oo. So, sa engineering field ka pala, kaya ano? Yes. Kasi yung akin naman, kasi yung, kumbaga sa yung work nung pinapasokan naman ngayon is about sa mga, I mean, usually yung ginagawa ko nag-AutoCAD or nagpa-plot ng mga blueprint. So, yun lang. Na-share ko lang. Ah, ano ka, drafter ka? Hindi naman totally. Kasi yung uncle ko yung architect. So, bale, ako lang yung parang assistant draftsman. Kung baga, pag may, ano, alam mo yun, yung mga ipa-plot na kailangan ayusin, linisin, ganun. Yun yung nahawakan ko. Okay. Ayan. So, yeah. So, ako yun na nagkakwentuhan tayo about sa ano nga. So, parang magandang i-ano yun eh. Parang i- ay palawakin yung kasi kayo na sa mga di nakakaalam nung before kami mag-record nag-uusap kami about dun sa kasi napansin ko ano siya yung preferred language of choice niya is parang Taglish so medyo na-curious ako kaya tinanong ko gusto ko lang i-ano mo sa mga listeners natin yung reason kung bakit Taglish yung choice of language mo. Kasi most probably it's coming from the upbringing ng family ko. Kasi most of the time, I hang out with these professionals na mostly English-speaking professionals na very much successful in their businesses. Kaya, nasanay na rin ako in speaking English. However,
most of the time, I also hang out with my friends na bulakbol. yung mga nagmahilig mag-party and most especially mga galit sa English speaking. So my preferable language would actually be Taglish kasi it's not about being maarte or sa slang or alam mo yun, maarte masyado sa words, but it's more comfortable speaking this way. At least somehow kaya ko mag-communicate sa ultra elite at sa mga businessman ko. At the same time, yung mga ano, mga normal people, mga layman. Yung mga pang-araro na tao na ikilala. So, yun. That's my preferred language. Ayun. Anyway. Share ko lang din, ano, kanina habang nag-iintay ako na ano, sagutin mo yung call, nakita ko nga sa ano mo, feed mo na ano, ito lang, konting ano lang to, parang pampagaan lang. Nakita ko is bio mo sa Reddit niya is KFC's life. So, ano ka ba? Parang kaya ako talaga ng ano, KFC. sige. Yung KFC's life na yan kasi. Siguro 4 years ago, nasa college pa ako noon. Sige na nga sabihin ko yung school. UST. Galing ako UST. Yung girlfriend ko that time, med student. So, syempre ako, para kaming student. Wala kaming pambiling pagkain. Budget. Budget. So, feel you. I feel you, di ba? Ngayon, tawa na kami sa mga isawan, mga pares. Kikiang fishball. Ano ba yung pinakamurang kainan na may table, may aircon, pwede ka tumamba? KFC. Kasi flavor shots lang eh. 60 pesos. Tapos mag-aaral na kami dire-diretso. Kaya, KFC's life. Ngayon, nung nag-break kami, nakuha ko yung attitude na yun na, ay, sa lahat ng pwede kong piliin yung fast food, KFC na lang. Kasi nga, parang ang daming memories din dun sa KFC na I will never forget. Kaya, ayun, KFC is life. Kaya kung magpapansin mo rin sa mga Reddit posts ko, puro KFC is life. may nakita pa nga akong isa yun na ano, sa comment mo na ewan ko, pagkataksil na tayo yun eh. 2-piece chicken na ano, spicy with ano. Ay, kagabi yun eh. Kagabi. So, hindi ka naman nagkataksil ang time na yun. Hindi, kasi ano, yung oras na yun, binabasa ko sa mga Reddit, yung ano, alam mo yung sa R Philippines na meron random discussion. Sabi ko, sige kayo, ano kaya, mag-post kayo ng pagkain dito, no? So, Actually, inisip ko KFC, baka isipin puro KFC na lang inisip ko. Kahit KFC is life. May iba na rin. So, may nakita akong picture ng Chicken Joy. Chicken sad na nga eh, kasi nililit ang mga chicken eh. Pero yun. So, yun, sabi ko, ay sige, type ako ng pangkain. 2-piece Chicken Joy. 2-piece Chicken Joy plus large Coke plus large fries plus sundae. Ganun. Kaya yun, that's life. Pero kasi before that kasi, meron kaming Discord na kakagawa lang. Actually, yesterday, coincidentally, kakagawa lang yesterday. Na if you're gonna read yung random discussion further, may kita ka rin dun na nagsispam ako ng picture ng mga cake sa Reddit sa Discord namin. Ewan ko lang, gutom lang talaga kahapon. So, yun. Pero ano, ngayon, anong parang go-to order mo sa either KFC or, ako Jollibee at yung sinasabi mo kagabi, pero since KFC is life, ano yung go-to order mo sa KFC? God, ano ba? Hirap ba? Hindi, kasi ang 90 pesos kasi isang chicken na yun eh. Like, before it was 75. Alam ko kasi KFC slip lagi kami nandun. Ngayon kasi 90 pesos is not really, alam mo yun, hindi ka mabubusog ngayon sa 90 pesos ng KFC.
wala pa yung Andy Gravy, nawala na. Ay, wala na siya. Wala na dahil sa pandemic. I mean, you can ask. Ah, ask lang. Pero hindi siya yung parang nasa parang fishbowl na ano. Wala na doon sa fishbowl or wala na. Yung iba pa nga garapanan maglalagay sa bote. Lalagay din sa bote. Pero ayun, kaya ang what I do para super sulit talaga, bumibili talaga ako ng ano, ng one piece, alam mo yun, flavor shot. Tapos, isang flavor shot na may drink na large Coke. Alam ko, 130 plus lang yan if you're gonna get the total bill. Pero super busog ka kasi may dalawang kanin, marami kang manok, may large Coke ka pa. Busog ka na. Mm-hmm. Diba? Parang... Saka tapos nga lang, habon mo. Medyo din ako, pero dati kasi favorite ko din yung KFC kasi nga lang sa dito sa place namin sa Bulacan, parang yung pinaka nearest na KFC pa is one bus away pa, kaya parang nagbalik loob na ako sa ano, sa McDo. So McDougay naman ako. Ako, I've never been a fan of McDo except yung mga fries nila. At saka dessert and fries. Okay siya. I mean, go-to snack talaga siya. Pero, yung siguro Filipino culture na hindi ka nabubusog pag hindi ka nagkanin. Kanin, oo. Diba? Alam mo yun. So I must, kahit gano'ng kasarap yung Big Mac mo, gano'ng kasarap yung quarter pounder mo, hindi ka pa rin mabubusog kasi we have this psyche na dapat magkanin tayo. Oh, magkanin. Kasi naalala ko nung one time na kumakain ako sa McDo, edi umorder ako ng usual na burger meal na cheese, burger, fries, saka Coke. Pagkakain ko, tapos, edi parang alam mo yun na may isang, I feel so empty. may makita akong dadaan na made ng chicken. Oh, maamoy mo yung bit-bit ng mga iba na chicken sa isip mo. Para sa same price na to, sana pala nagkanin na lang ako saka chicken. Na ano na rin siguro ako na ano, yung talaga, yung mindset talaga na kailangan talaga magkanin para mabusog. Mm-hmm. Tsaka ano, like, if you're gonna go back 5 or 6 years ago, napakamura ng fast food. Mm-hmm. Like, 50. Yung bili ka lang ng crispy chicken sandwich or yung sa McDo or chicken yung filet. Chicken filet, busog ka. Ngayon, parang wala pa sa ano, wala pa sa leeg mo yung kinain mo. Ang gagawin nata 80 or 90 pesos. Mm-hmm. Eh, magpipiliin ko na lang magpares sa karinderia. Totoo. Pero yeah, at the end of the day, karinderia is the best. Kahit gaano kalinis o gaano kadumihan, basta punuin tiyan mo, masaya. Pero ngayon sa current state na ganito na pandemic, sa... Kain ka pa rin naman sa mga ano, sa mga karinderya, ganun. Ay, ako? No, kasi I'm constantly moving eh. Like, I'm going from one side to another. So, as much as possible, nalilipasan na ng food. And your question kasi kung yung karinderya, bihira kasi umakita ng karinderya sa end of work ko kasi puro sari-sari store eh. Puro sari-sari store yung mga napupuntahan kong site. Pero siguro minalas lang ako dahil walang masyadong karinderya sa mga site na pinupuntahan ko. Kaya default ko talaga is KFC, McDo, Jollibee. Umay talaga. Most of the time siguro nasa, ano, ka, no? Nasa city ka kaya ano, bihira ka makakita ng mga... I mean, meron naman mga karinderya sa city eh. If you're gonna go to Ubel, ang daming karinderya sa ganun. It's just that, nagkataon lang na yung mga site na pinupuntahan ko, walang karinderya. So sad. Yun ang malungkot. Pero, if I have the choice to choose McDo or yung homemade karinderya na luto, hindi talaga sa karinderya. Kasi kahit sabihin mo, pareho lang yung price ng mga kain mo. At least hindi kayong fried, hindi kayong puro artificial, diba? Yung parang tuyot-tuyot ka sa kinakain mo. Saka iba kasi yung ano eh. Sa karinderya kasi, diba, may mga sinasabi silang toppings, ganyan, sabaw. Kaya iba, may mga flavor, hindi ka madadry. Yung Ate Peng sabaw, yung sisigawan mo pa. Ate! Papagsigod niya. Gusto yung mga ganun. Like,
To put it in its perspective, ah, na yung karinderia is really ano eh, a Filipino culture eh. Mm-hmm. Diba? So, pag pag-uusapan mo kasi yung karinderia, it's more on Filipino culture eh. Yung experience wala kayo. Eh, experience ang habol mo eh. Tsaka yung community. Yung ano? Community, yung tatlong ulam tas isang kanin na pwede ka pumili. Mm-hmm. Tapos may libre ka sabaw. Tapos pag nabutan ang sabaw, pwede ka kumuha ng sabaw ulit. Mm-hmm. Tapos kukuha ka ng bote ng cook. Tapos nakastraw. Mm-hmm. It's ano, you cannot find those kind of eateries sa ibang countries eh. Tayo lang ang vegan. Ah, okay. Di ko, ngayon din na-realize na, oh nga, na parang medyo tayo kasi parang sociable tayo na ano, kasi unlike sa mga ibang bansa, pag parang may ano, nakabubble sila kapag kumakain na... It can go, basically. It can go sila, it can go. Sa atin kasi mapapansin mo, ang karinderia pagrating ng alas 12, alas 5, or alas... Oh, alas 12, alas 5, or alas 7, punuyan eh. Mm-hmm. Punuyan eh. Tas at immediately di na aalis agad. May pagkantuan sa mga karahin. Diba? Uh-oh. Ako, 5 years ako sa Uste. Tas engineering. Mm-hmm. Ang lagi kami karinderia. Nung ubos agad yung 1 hour namin dun kasi yung pila pa lang. 45 minutes, kantuan. Pinag-usapan namin kung nangyari sa klase. Ganun. Kasi when we talk about food in general sa in Filipino setting, it's not just food. Mm-hmm. We're talking about the social, yung social activity when it comes to food. Yung natutulong. Okay, you're having fun. Mm-hmm. Diba? Kaya nga, diba, sa mga Pilipino, napaka... Big deal. Big deal ang inuman eh. Oo. Oh, pag sinabi mo sa isang Pilipino, sa isang tao na, uy, tara, inom, pupunta yan agad. Pag sinabi mo Friday evening or Saturday night, it's either inom yan or tulog. Dalawa lang yan eh. Pero, feeling ko nga dyan nagsimula yung term na ano, yung mga Sabado nights kasi talagang, once nag-Sabado na, talagang condition na yung mga utak na mga, natin ng mga Pilipino na yan, happy-happy na, time na para makasama yung mga barkada, family, ganyan. Yeah, kasi siguro pagiging Asian din natin yung family-centric. Mm. Kasi tingnan mo, if you're gonna talk about family sa Pilipinas, so yun sa family mo po, walang kasama, lola, lolo. Alam mo yun, ibang Gen Z ngayon, pinalaki ng lola at lolo eh, di ba? I mean, may mga friends akong ganun. Yeah, it's a cultural thing eh. It's a cultural thing that we are sociable, hospitable. And yung we really do enjoy food as a medium of socialization with everyone. Kaya nung, I know, kasi ako lagi yung wala. So, lagi, sanay ako kumain mag-isa. Pero, when I was observing people, alam mo yun, yung kailangan talaga may kwentuhan, kailangan talaga. Mm-hmm. And they are really having fun. Masaya yun. So, wala naman masama kumain mag-isa, okay? Disclaimer lang, baka sabihin na against ang, di ba? Pero, at the end of the day, it's a cultural thing. And, if meron tayong makita na isa na kumakain na siya mag-isa, let us not judge him or her. Mm-hmm. Pero, in reality, baka nga pwede mo pang kasamahan if you want to, eh. Mm-hmm. Pero, di ba, may mga nakakaano din, kapag nyari nakakita ka ng kumakain na mag-isa, parang nakakaramdam tayo ng lungkot para dun sa person eh. Pero kasi yun yung parang sabi mo, culture natin na sabay kumakain na ano, na may mga kasabay lagi. At saka napapansin mo na yung it's a Filipino thing na yung kakain ka tapos yung katabi mo hindi pa kakain tapos sasabihin mo siya, ay tara kain. Kaya hindi naman siya kain. Mm-hmm. Ganun tayo eh. Parang ay tara kain. Oo. Ganun tayo eh. It's a cultural thing. It's a wonderful thing that we invite people to eat. And it's a wonderful characteristic na hindi natin, ano, na wag natin kalimutan. It's a good moral. Dapat yun yung mga maipasa natin sa mga susunod generation. Eh. Kasi sa amin kasi sa bahay, parang talagang pinapractice namin yung kunyari kapag, especially kapag dinner na talaga kailangan sabay-sabay kumakain. Kasi big deal siya kapag may isang di pa ayaw pa kumain, parang talagang ano, parang sabihin eh,
papapagalitan, ganun. At saka ano, like some families talaga really do require sabay-sabay kumain, no cellphone, dapat mag-usap. Kasi you really have to treat eating time as family time. Mm-hmm. Talaga. So, at saka, let's face it, hindi naman palagi magkakasama yung pamilya tuwing kaya tuwing dinner time lang talaga, ganun, I agree naman sa mga ganun setting. Mm-hmm. It's a wonderful thing that you can train to children, to your brothers and sisters or nephew. Kasi mahirap yung madictate tayo ng Facebook or social media through yung kumakain ka tapos cellphone ka pa. Mm-hmm. It's a bad etiquette. Diba? Na ano yun eh, napansin ko yan nung ano, one time na nasa Taiwan kami ng family ko. So, may nakita ko na ano, mga teenager or early 20s na kapag kumakain sila talagang sa fast food na talagang nakadukduk sa phone. So parang siguro nga ano to, cultural thing din talaga. Good thing you brought up yung ano, yung nasa Taiwan ka. Mm-hmm. 3 years ago, pumunta ako ng Hong Kong mag-isa. Like, it was on a Saturday. It was on a weekend. Mm-hmm. So, alam naman natin yung Hong Kong, ang daming OFW doon. Uh-oh. And ako lang mag-isa, so yun, umikot-ikot ako, punta ako na Central, Hong Kong Central. Mm-hmm. Isa lang yung Jollibee doon na. May isang Jollibee doon sa Central. Galing. May Jollibee doon. Mm-hmm. Ano, Central yung tawag doon. That's the only Jollibee na meron sa Hong Kong. Mm-hmm. Kaya super big deal doon ng Jollibee. Mm-hmm. Kasi di cook yung drink nila, Pepsi. Mm-hmm. Nung pumunta ako doon sa Central, every Sunday, itong mga caregiver na to, mga OFWs, kasi yun lang day off nila eh. So, magkakasama sila, they have these tents na nakaset up sa kalsada. Para sa market ako eh. Uh-oh. In that market. So, walang mga cars. So, these Filipino, so mga itong OFWs na to, they set up tents. And dito sa tent na to, itong mga OFW nagbibigay ng pagkain, nag-sharing ng nagkwentuhan, nagbibigay ng mga food. Yeah. I mean, kaya yun din sinabi ko na it's a really cultural thing na yung food has always been involved pagdating socializing. Kasi, ayun, may kita mo, they're like family. Sa tent na. Dami sila. They're like 5 or 6 people sa isang tent, nagkwentuhan, kumakain, nagiinuman. It was fun. Actually, inimbita ako na isang beses doon eh. Galing. Alam nilang na ano ka, Pilipino ka. Pinakain nila akong adobo. And it was nice. It was nice. Masarap yung food. Pero, if you're gonna look at it in a deeper context, ang ganda. Ang ganda lang. Mm-hmm. I mean, kahit malayo sila sa pamilya, they still treat each other as family. So, yun. Yeah. Nung pumunta ka doon sa Jollibee, ano yung mga usual na customer nila? Mga Pinoy lang din talaga or may mga taga-Hong Kong din? Meron din mga taga-Hong Kong. Yung mga taga-Hong Kong, binibili nila doon, 2-piece chicken eh. Mm-hmm. So, I'm not joking. Laki nga ng chicken nila eh. Pero that was 2017. So, I can't really correlate it today kasi it's been a while since I went to Hong Kong. Pero yeah, hindi lang naman Pilipino bumibili ng Jollibee and I'm happy na nagugustuhan nila Jollibee. Anong take mo sa ano? Kasi ito, nakita ko ito sa Reddit last time kasi tambay din ako sa Reddit sa Our Philippines nga din na ano, about siya sa ano eh, sa culture ng ano, Klego or clean as you go ba yung tamang term doon? Klego. Clean as you go. Kasi sa Taiwan nga, naalala ko, nung kumain nga kami sa KFC doon, edi napansin namin talagang ano, wala talagang naglilinis ng mga, ano nila, yung parang table. So, talagang pagkakain mo, punta ka sa, kunin mo yung tray mo, lagi mo talaga doon sa parang trash bin nila. So, ano lang, parang mind-blown lang. Hindi, sa part kasi ko. Para sa akin, it's more on, hindi yung
Hindi yun sa ano ah, hindi yun sa, I really like Lego in a sense kasi you teach people to be disciplined sa pinagkainan nila. Kasi there are some cases talaga nila ng mga teenagers na pasaway na yung, kunwari, yung coke float nila, lalagay nila yung plate, di ba? I mean, kahit sabihin mo, binabayaran yung mga service crew, yung mga waiter. You don't do that. Kasi it's a sign of disrespect sa trabaho nila. They're just doing their jobs properly. So, you have to treat them with respect as well. Paminsan pa nga ako nang mismo naglalagay ng pinagkainan ko. It's because it's a way that you can help them as well. Kasi I believe yung mga service crew na yan, hindi lang ganun ang trabaho nila. Alam mo, as far as I know, rotation din sila. I don't know. I haven't worked sa mga fast food, pero yun ang sabi nila sa akin one time na hindi lang, kunwari, nasa front ka, sa umaga, sa hapon, pwede ka sa nagluluto ka. Hindi siya yung... Parang yun lang yung pinaka-specific na ano mo, work mo. Except cashier. Ang cashier, kasi naka-ano yun eh. Most probably, naka-record kasi yung finances or kita nila sa isang araw eh, yung POS. So, isang tao talaga yun. Pero as far as I know, rotation yung waiter, yung naglilinis, at saka yung nagluluto. Ayun. Napunta tayo sa mga usapang pagkain, ano? Napaghalatang magutom tayo, ano? So, nung magka-chat tayo, may nabanggit ka na, ano eh. Ewan ko, actually, di ko nga siya alam eh. Yung, kasi di ba tinanong kita kung ano yung gusto mong pag-usapan dito sa podcast. So, and na-brought up mo nga yung personal philosophy mo about Reddit. I always believe lang na yung people on Reddit are intelligent. Like, super intelligent. Like, pagpasok ko pa lang sa Reddit, I mean, I've been in Reddit for 2 years. 2019 ang simula. The first year, ginagamit ko lang yan sa ano, sa, ano na lang, yung basa-basa lang ng ating subreddit. Pangkuha ng mga memes or hindi naman? Hindi, memes din. Like, kasi, at first, I don't really understand yung Reddit. Ako din. Kasi if you're gonna look at it, ano ba yung, para saan ba yung Reddit? Para saan ba yung, how do you discuss with people na without being politically incorrect, alam mo yun, political correct? PC. Or super self-righteous? Yung alam mo yung mga ganun usapan. It might be super insensitive when it comes to some issues. So, it took me a year to understand Reddit. Tapos nakita ko, there's this culture sa Reddit na, kaya pala Reddit has been growing and becoming more popular is because you join a subreddit because you have this same-minded with these people. Parang, parang diba? Parang nasa circle lang ano na yun ng, kunyari, ano lang, kasi kagaya ako, mga sinasabihan kong ano doon, usually mga, kunyari, may gusto kong, may pinaproud akong palabas ngayon na nagugustuhan ko, so, ihanap ko yung parang subreddit niya, tapos, ayun, parang makikipag-usap pa sa mga ano, ay alam mo yung filtered siya ng mga taong gusto mong kausap, ganun. Exactly. Tsaka, yung ano eh, it's easier to talk to people in this case kasi meron ka ng common ground. For example, sa our Philippines, what's the most common thing? Baka nandito lahat ng tao. It's because most of the people here are Filipinos or indirectly related sa Filipino. For example, may may kita kong mga posts na my girlfriend sa Filipino or my boyfriend sa Filipino, di ba? Ay, yung mga nagtatanong. Mga nagtatanong. I mean, there's still a common ground which is actually where Filipino. Kaya, ano, yun ang nagustuhan ko sa Reddit. It's a community-based, unlike Facebook. Kasi Facebook has always been this toxic since 2016.
2016. May gets mo naman kung bakit 2016. Huwag natin ipasok-pasokin yung rabbit hole na yun. Okay, alam naman natin what 2016. But in the case of Reddit, hindi siya nagiging toxic in a way because you meet these people sharing these ideas na, wait a minute, he's right or she's right or hey, mali ka, I'm correct. Mm-hmm. But there's no prejudice or judgment when it comes to sharing your opinion. Kasi if you're gonna go to other social media platforms, for example, like Twitter, na isa pagkakamali mo lang sa Twitter, you're automatically being judged like Supreme Court eh. Mm-hmm. Supreme Court na nga yung tawag sa Twitter nowadays. Yeah, kasi look, isang pagkakamali na isang artista, canceled ka. Canceled sila, oo. That's the problem with Twitter. It's like, you're not the jury. Mm-hmm. Likewise, same goes with Facebook. Mobbing kasi eh. Oh, like, I'm not saying na it's because of these individuals na misinformed. For some reason, they were misinformed or out of poverty, kaya ganun sila. Mm-hmm. But at the end of the day, we should be open-minded with such ideas. Kasi you're not always correct, but you're not always wrong at the same time. Mm-hmm. So, going back din sa sinabi ko na, Philippines has always been yung one of the most polarizing countries na maintindihan mo. Kasi, mm-hmm. I mean, sa Amerika, sige, may Democrats, may Republicans. Mm-hmm. Okay. Sa ibang, I'm definitely sure maraming political parties eh. Mm-hmm. However, in the case of the Philippines, it's either red or yellow ka lang eh. Uh-huh. And yung red and yellow has become toxic for the last 4 years. Mm-hmm. Magiging 5 minutes this year. 4 years. And yun ang nagpo-polarize kasi there are a lot of factors that make it polarizing katulad ng generation gap. Mm-hmm. Saka yung fact na alam mo yun na ano tayo parang yung islands natin parang magkakahiwa-hiwalay siya. So kakaroon ng alam mo yun. Walang unity. Saka yung going back to wala kang unity, yun ang problema eh. You can easily see the disunity between Filipinos eh. Mm-hmm. Yung simpleng pangalang eh, yung pinag-usapan nyo palang anti-terror, no? ang dami ng kontra. So, kung mga NPA doon yung mga bata, ganun. Mm-hmm. Duterte yun na nag-rally sa... Sobrang ironic nun eh. Yung mga matanda pa sa akin. But at the end of the day, mm-hmm. I don't believe that Philippines has been hopeless since 2017 or 2016. And mm-hmm. I really don't believe that na kayang baguhin yung system. It's just that we really need to choose our leaders properly. Mm-hmm. I really do. Kasi in all honesty, lahat ng mga issues na to lumabas lang sa isang tao nung pumasok na siya sa eksena. Mm-hmm. And I didn't know, siguro nagkataon lang na that this person nung pumasok na siya ng 2016 mm-hmm. sa leadership, I think binalas lang siya in a way that this generation is very scrutinizing, very vigilant, and very, alam mo yun, yung very cautious on what's happening today. Mm-hmm. And because of social media platforms like Facebook that it can be easily manipulated, mm-hmm. kaya parang we always feel yung mga against this person, alam mo yun, hopeless mm-hmm. or walang power. But in fact,
in fact, there are people who can actually, ano, you know, dictate the political climate. Or we have Reddit na if you're gonna talk about anything related to this, lagi nila sinasabi, do you support this person? Sasabihin agad ng mga tao, no. Occasionally, may yes, pero laging, no. Here's the thing. Here's the thing. Here's what I'm trying to say. We have the power. We have the opportunity to overthrow these people or be heard by these people. We're not utilizing it properly. Okay, stick lang tayo sa ano yun, sa Twitter eh. Okay. Oo, kasi makita mo magte-trending, magsabi out something. Oo. Nalang pa talaga. In the case of Reddit, may kita mong haba-haba ng mga posts about anti-this, anti-that. Pero, hanggang doon na lang ba tayo? That's the thing. And also, yung to add it lang, there's power in plurality eh. Mas marami tayo in general eh. Like, how many voters, young voters, who will actually vote this coming 2022. Paano nangyari kay ano, di ba? Kay sa US na majority na nagpanalo dun sa kay pangalan nito, kay Biden. Sasabihin nga dapat Biden eh, Biden pala. Si Biden. Ayun, mga more on millennials yung nagpara nagpaano sa kanya. Nagpanalo, exactly. Mm-hmm. Yun nga eh. I mean, I always believe na hindi lang tayo united. Hindi lang tayo masyadong, alam mo yun, we're not gelling that much because we have these different ideas na sort of okay or too dangerous or too ambitious. That actually creates disunity eh. We have the same goal eh, na we want to make Philippines better or... I mean, we want to live in a better life. However, we have this too much ideology running from one individual to another. That creates disunity sa group natin. Kaya hindi rin natutuloy ang mga plano. I'm not inciting any revolution or whatever. Mm-hmm. I'm just saying na hindi maayos-ayos ang system without unification of everyone. Wala pang usapan dito yung religion. Ah. Isa pa yun eh. I mean, I don't want to talk about it, pero it's a factor. It's a factor. Malaking factor siya. Sobra. Totoo lang. Medyo mainit yung ano, pinag-uusapan natin. Ikaw, wala ka bang ano, tawag dito, gusto i-share sa mga listeners natin na pinagkakabalahan mo right now? Ano lang to para ma-divert lang tayo sa mas wholesome na topic? Wholesome. Kasi most of the time, taga-send lang ako ng memes eh. Na pagkain ng ano. Puro na pagpupunta ka sa mga Discord. Okay. Sa mga pero Discord. Pero nakikita ko sa ano ah. Kasi gaya ang sabi ko kanina bago kita intervene, parang nag ano ako tawag ito, konting silip sa tawag sa Reddit or basta feed yan yan. So, parang nakita ko nag-kokonda ka ng online, ano, yung parang meeting, business meeting. Ayun. Oh, yeah. I'm actually part of this group. When you say networking, okay, by the way, when you say networking, ang connotation sa networking yung mga pyramid scam eh. Diba? Pyramiding scheming nga. Oo. It's not like that, okay? It's not like that. It's not pyramiding scam. Okay. Nung nag-post ako sa Reddit na, hey, do you want to join a business meeting? Join us on a Zoom meeting every 6:30 a.m. It is actually a real business meeting with real professionals. Kaya nga English-speaking ako kasi most of the people I join with are professionals. I mean, these professionals talaga, when I say professionals, is either malaki na yung business nila or somewhat been successful in their line of field. Ngayon, the reason why I'm inviting is, ako business owner ako. I have my own business as well. Okay? Construction din. And these people, yung mga nakasama ko, they actually helped me a lot. Nang tinulungan nila ako how to
yung they taught me management skills. These people... More on mentoring. Yeah, more on mentoring. More on mentoring. Mm-hmm. I mean, not just mentoring, by the way. Like, you... They give you referrals in a way na it's genuine, hindi ka maloloko, hindi ka... Maganda eh. The reason why I'm inviting freelancers na professionals, like katulad ng isa, I saw one time on Reddit na psychotherapist siya. Mm-hmm. I mean, gusto, parang I want to invite her kasi syempre, baka sa mentoring namin, baka mas maraming pa siya makuwang clients. Mm-hmm. I mean, especially right now, mental health has always been a crucial issue. Mm-hmm. Diba? You cannot disregard it anymore. Kasi depression is real and anxiety really rampant. Kaya to those depressed out there, laban lang. Mm-hmm. So, ayun. So, I'm inviting business people kasi they helped me a lot in my business. So, whatever I had experienced before, I want ano din, I want the next people who I'm gonna invite experience what I've experienced kasi it's a nice thing. It's a wonderful thing na natutulungan ka. Mm-hmm. And it's not that. Hindi lang yung business mo mag-grow but also your professionalism, your maturity when it comes to money. Mm-hmm. And tayong experience talaga. Tayong experience. Kaya I'm inviting yung mga may business talaga. Mm-hmm. Or young professionals who are actually handling a business. Kasi so, sayang. So yung sabi mo business na yan, ano ba yan? Ranging from, kunyari mga startup like ng mga online selling kagaya ng mga, alam mo yung mga nag-live sa FB ng mga, alam mo yun, yung mga nag-t-shirt, mga t-shirt, damit, ganyan. Or more on ano kayong business na like kagaya ng, ito yung sa work ko na mga, tawag dito, construction din, ganyan. Ayun. Business talaga, as in literally business. When I say business, yung parang, yung, I mean, freelance is okay, kasama pa rin naman yung freelance eh. Marami kaming freelance sa group. May mm-hmm. freelance architect nga dun eh. May freelance na graphic designer. Mm-hmm. But I'm just, what I'm saying is, if you really want to expand your network or business, yun yung hinahabol namin eh. Mm-hmm. Parang more on connections, ganyan. Connections. Kung mm-hmm. meron kang business, for example, you have to, for example, yung simple, kumari, veterinarian ka, mm-hmm. or meron kang vet clinic, pwedeng-pwede ka sumama. Mm-hmm. Kung you really want to expand, basically, as a business owner, you're free to do it. Kung freelance ka, pwedeng-pwede rin, mali mo. Sa, dahil sa amin, magsimula ka na talaga ng actual business, there's a possibility. Yung one friend namin, siguro i-share ko na rin for the sake mm-hmm. of sa mga sa listeners. Mm-hmm. Baka may mga ano din maging interesado, di ba? Ang dating yung trabaho, yung nirepresent yung business before is interactive play, ano, playground, interactive playground. Mm-hmm. Alam mo yung mga, tawag doon, yung pag kids meron kang... Eh, parang mga ano? Yung mga parang sa SM yung parang kids zenia ba tawag doon? Parang mga kids zenia tapos yung meron mga balloon na pwede pumasok mga bata tapos may mga bola. Mga ganon. Oo. Yung business niya noon yung mga interactive playground sa mga fairs, sa mga... Di ba sa mga fairs yung meron kang mga balloon na pwede pumasok mga bata tapos talon-talon? Mm-mm. Ganon. Ganon yung dating yung business. Eh, nag-pandemic. Nag-pandemic. Mm. So, syempre, wala ng mga bata sa labas, wala ng mga fairs. So, syempre, bumagsak yung business niya. So, itong networking group namin, tinulungan siya by representing another profession na marunong din siya, which is graphic design. Mm-hmm. Now, marami na siyang clients when it comes to graphic design. Marami nagpapagawa ng mga virtual background, PowerPoint presentation, marami pa yung mga, alam mo yung mga pang-ads? Yung mga parang sa mga brochure ba yan? Mga brochure, pamphlets. Mga,
ang dami yung ano, nagugulat nga ako, lagi siyang busy every day eh. Like hindi ko na nga siya nakukontak because of that. And that's because of the group that I'm joining with. Mm-hmm. Okay. Hindi siya yung networking na sinasabi niya na alam mo yun, yung parang feeling. Hindi siya, it's mm-hmm. not like that. It's, in our group kasi, it's more on learning and helping one another, especially during pandemic. So, in my personal testimony, mm-hmm. ang dami ko naging kliyente because of them. And I'm really thankful na nakilala ko sila and I did join this group. So, yeah. If you're willing to try, try. Wala namang masama mag-try, di ba? Mm-hmm. At the end of the day, it's still your volition. So, yun. Mm-hmm. So, sa mga ano, sa mga nakikinig na ano na to, ng podcast, paano ko nila ma-reach sa ang kanilang hanapin or if ever na maging interesado sila? Okay. If they're interested, message me on Reddit. Lagi ako nasa Reddit. Like, mm-hmm. Reddit is my Facebook now. Mm-hmm. Ah, so wala ka na rin Facebook yeah, talaga? No, I do have Facebook. Like, pero as much as possible, I don't use Facebook. Mm-hmm. Ayoko lang nila ng Facebook. So, pang pinaka-platform mo talaga is Reddit na talaga? Yeah, kasi ang Facebook ko pang family use na lang eh. Mm-hmm. Pang picture-picture tags ng mga pag-reunion, ganun. Oh, ang Reddit ko naman kasi pangkalokohan lang yun eh. So, binabalanse ko ng, uy, gusto mo bang sumala sa isang group namin? Yung ganun. Mm-hmm. So, yun. Mm-hmm. Yeah. And so, anyone wish to join, feel free to message me and join us on a Tuesday morning. By the way, it's 6:30 a.m. lagi because... May mga work din kayo ng ano? 8? Exactly. Okay. Ayun, so anything to add sa ano, since feeling ko nakaka 1 hour na rin tayo sa ating recording, or one last ano, message, advice, or kung gusto mo, life quotations, charot. No, I mean, enjoy life, guys. Enjoy life. People on Reddit are cool. Napaka wholesome nila. Mm-hmm. I mean, there are some people talaga na they're always may dark side din ng mga sa yung Reddit baka kasi ni-expect nila na ano to na rainbow and candies ganun. Pero I mean let's be careful on what we do on the internet. Mm-hmm. Reddit is fun. Dami natin maging friends, dami natin makikilala. Mm-hmm. Wonderful people, terrific people. But at the end of the day, do it with caution. Okay? With caution. So, yeah. Ayan, so... Ayan, so, thank you sa pag-guest dito sa podcast. At I hope na na-enjoy mo yung recording natin at yung mga listeners natin na nakikinig na. Ayan, so, yeah. Bye-bye! Bye-bye!